Akala ko nung una, ganun-ganun lang ang magpinta. Magbabanat ka ng canvas, maghahalo ka ng pintura, nandung susubo ka ng kung ano-ano. Tulad ng portraits, watercolor, landscape, abstract, at sari-saring eksperimento. Para lamang may matawag na obra. Kahit kapag daka eh, wala namang ibig sabihin. Sinubukan kong iguhit ang Last Supper. Pero ibang kawan ang mga kasama ni Kristo. Imbis na mga apostoles na nakabalabal, mga batang gutom, nanlilimahid, nangangalakal. Nung una na-challenge lamang ako. Ngunit habang tumatagal, parang di ko na ito matitigan. May mga mata kasi itong nakatingin mismo sa akin. Nagmamasid, nagmamatsyag, nangungusap, nagtatanong, bumabagabag. Akala ko kasi mga figura lamang ito na hinagod ng aking brush. May mga buhay din pala. Actually, araw-araw ko naman silang nakikita. Pero di ko lang sila napapansin dahil napaka-ordinaryo nila. Kala ko nga dati baliwala lang sa kanila ang buhay maralita dahil sanay na sila. Hindi rin pala. Ako pala ang nasanay na sa kanilang kahirapan. Sinubukan kong puntahan si Nene. Nakatira siya sa simenteryo. Buhay pusa ang buhay niya. Pakalat-kalat, ngiyaw lang ng ngiyaw. Di naman makahiyaw. Basta na lamang siya iniwan. Walang kumakalinga, walang nag-aalaga. Iniwan nga ako nung ina niyan, 50-50 pa yan. Dinadala niya dito sa Mayon, pinapapalimos niya nung isang buwan. Isang buwan pa lang ang edad niya. Kaya nasunod yung mukha niya. Ayun, kinuha ko siya sa kanya. Kinuha ko doon sa ina. Pag ni Nicho ang trabaho niya, caretaker ng kondominium ng bangkay, ika nga. Para na rin siyang buhay na patay. Ako ba'y ganun din? Buhay patay? Mabuti pa nga yung patay nagbigay buhay kay Nene. Kailan pa ba ako nagbigay buhay sa iba? Dinalang ko nga siya ng teddy bear. Pinamigay lamang niya sa mga kalaro niya. Mas mapagbigay pa siya kaysa sa akin. Mas nagbibigay buhay siya. Nagulat din ako nang bisitahin ko si Joyce. Isang bata na nagluwal din ng isang bata. 14 years old pa lamang si Joyce nang siya ay mapuntis. Kaya po hindi po ako masyadong nung nakapasok po dahil ako sa pera. Maghati po kami ng ano ng anak ko. Kunyari po, 100 na ng budget ng mama ko. Yung 100 na yun, hindi na po ako papasok nung kasi bibigyan na lang po ng gatos mo. Di ko akalain ganito ang buhay niya nung siya ay una kong pininta. Ang sustansya naman kaya ang mabibigay niya? Di naman niya mapag-atas ang sanggol.
kape nga ang pinapainom niya sa bata. May peklat na ang kanyang pagkatao. Nakamarka na. Marami rin naman akong lamat sa kalooban ko. Marami rin agyo. Sana maging buo ako. Pinasyalan ko rin si Tinay. Lagi siyang tulala. Di makausap, nanginginig. Hawak na mahigpit ang kanyang manika. Marusing siya, gula-gulanit, wasak at lupaypay. Ano kayang bagyo ang sumagupa sa walang kalaban-laban at munting bata na to? Ako kaya, anong bagyo nang sumapit sa buhay ko? Sana kayanin ko. Eh paano naman yung mga bagyo na binigay ko naman sa iba? Sana kayanin din nila. Sinubukan kong sadyain si Itok Garganera. Ang sarap kumain ng batang to. Di man lamang nag-alok. Bata pa lang, tirador na. Lagi may hawak na hairpin. Handa siyang magbukas ng anumang disusi. Mapapadlak, kadena, o gate. Kayang-kaya niyang akyatin. Henyo siyang may tuturing. Magaling sumagot at mahusay sa matematika. Matapang, handang makipagbunok kahit anong oras. Mahusay tumambling. Pwede maging gymnast. Pag tinitingnan ko ang mga mata niya, nanlilisik. Isa kaya siya sa tatarak ng punyal sa dibdib ko pagdating ng araw. Sana maagapan siya. Sayang siya. Pinasyalan ko naman si Emong. Uhaw na uhaw siya. Pagod sa pangangariton. Mula umaga hanggang gabi, pangangalakal na ang trabaho niya. Maliit siya ngunit malakas ang katawan. Palakaibigan si Emong, masiyahin, mahilig magpatawa. Natawa ko sa sinabi niya nung makita niya yung painting. Si Jesus niyaya namin kumain. Ay, si Jesus nasa kasalasalas niyaya namin kumain. Ah, ganun? Ay, ikaw. Sa kalsada, niyaya natin na sa loob tayo. Pinagpahingan niyo muna siya? Opo, pinakain po namin. Ay, pinatulog po. Ang storya daw, habang nangangariton sila, nakita nila si Kristo na pagod at gutom. Kaya minasahin nila at niyaya nila na kumain. Napakasimple mag-isip ng mga batang ito. Pero ako kaya, kailan ko pa ba inisip ang iba? Panay pakabig at paghahangad lang naman ang alam ko, di ba? Kailan pa ba ako nagkusa at nagtanong sa iba kung ano ang magagawa ko para sa kanila o ano ang pangangailangan nila? Kailan pa ba? Binalikan ko si Onse. Siya ay isang anak ng dancer. Minsan, binubugaw pa ng sarili niyang ama ang kanyang ina. Nahihiyaman siya, wala siyang magawa. Binabatok-batukan siya ng mga kalaro niya. Inaasal, binibiro, makirot na biro. Namumulot siya ng scrap at ibinibenta ng mura. Wala siyang tiyak na kakainin. Di pa yata siya nakatikim ng tunay na hamburger sa buong buhay niya. Ang lagi lang niyang kinakain, yung mga hamburger na galing sa basura. Pero ang laman ng nanay niya,
pinagsawaan at pinagpiestahan na ng ibang tao. Ang layo naman ang tingin ni Buknoy. Tila takot na takot. Di na naman yata siya nakapag-uwi ng 2 latang sardinas na toka niya. Tiyak na tubo na naman ang tatama sa kanyang katawan. Minsan nga binuhusan ang ulo niya ng mainit na tubig. 7 pa lamang si Buknoy, mukhang 40 anyos na. Palibasa, walang sustansya ang kanyang kinakain. Kanin at asin lamang. Minsan may tagpipisong sitsirya. Puro bulate na marahil ang nasa tiyan niya. Ako maaaring busog ang aking tiyan, pero busog naman kaya ang aking kalooban? Di kaya sinisikmura ang aking kaluluwa? Paano kaya ito bibigyan ng sustansya? Tumambad sa aking mata ang karit at kalaykay ni Michael. Siya ang Indiana Jones ng tambakan. Kasama niya ang mga barkada niyang jumper sa matataas na truck ng basura. Madami na rin sa kanilang nasawi ang buhay sa ganitong gawain. Habang nagsuswimming ang aking mga anak sa resort, si Michael naman ay lumalangoy sa napakabahong basura. Nakakasuka, nakakarimarim. Halo-halo na pati patay na pusa at daga, kasama ng hinahalukay ng mananambakan. Iniipon para pakuluan at iprito. Pagpag ang tawag nila dito. Sus, nandiri pa ako. Pero sa totoo lang, kasama rin naman ako sa baho ng basura. Kasahog din naman ako sa bulok ng lipunan. May nagawa na ba ako para pabanguhin ito? O panay lang ang reklamo ko. Si Dodoy, umaalingaw-ngaw na naman ang boses. Galing siya sa malalim na lugar. Nakatira siya sa ilalim ng tulay. Ibang mundo doon, madilim, malinsangan. Gutom ang naglalarawan ng lugar na iyon. Ultimo gatas ng dibdib ng ina ay kulang para mapawi ang gutom ng sanggol. Daloy lang na ilog ang maririnig mo. Pag bumagyo, nagtatago siya sa kanilang koob-koob. Walang masandalan, lalo na pag umapaw ang tubig. Isa na lang ang maaari mong gawin. Bumuntong hininga. Minsan talagang wala akong makapitan. Wala akong lakas. Tumitingala na lang ako sa ulap, pumipikit, bumubuntong hininga. Mabuti na lang nakagawi ako kina June at Roselle. Magkapatid. Tricycle driver ang tatay, may tindahan naman ang nanay nila. Mahirap lamang sila ngunit masaya ang kanilang pamilya. Pinatuloy nila ako sa kanilang dampa. Si Mang Emil nagpahayag ng pangarap nila. Driver na matagal na akong driver sa tricycle. So, okay na sa atin yun kahit na umulan, umagyo. Nalangin ko lang po na sana ay mabigyan ng katuparan yung pangarap. Pangarap po sa mga anak ko na ano, na magandang magiging kinabukasan nila. Nagkwento nga si Aling Rose sa akin. Sila, hindi sila magkaroon ng sakit. Yun lang din po pinapanalangin ko. Pero hindi ba kayo natatakot na mag-iba itong sari-sari store nyo at yung inyong, halimbawa, mademolish kayo? Natatakot rin po, pero nananalig ako sa Panginoon na nandyan naman siya eh. Anytime daw, madidemolish ang pamilya nila June at Roselle. Mapapaalis sila sa lupang kanilang tinitirikan. Di sila natatakot. Nananalig raw sila sa awa ng poon.
Napahiya nga ako. Masyado kasi akong sigurista. Lahat ng planuhin ko nagaganap. Di ko na naisip, nasa itaas ang nagpapagalaw ng lahat. Nabubuhay ba ako sa sarili kong lakas? O sa awa ng Diyos? Si Sudan. Ito ang inspirasyon ko sa iginuhit kong bata sa ilalim ng mesa. Paggapang-gapang, gahibla na lang natitirang hininga. Konti na lang ay bibigay na. Pero bago sumagad, gusto muna sana niyang makatikim ng kahit konting pagkain. Abot kamay na naman. Ilan di pa na lamang. Ngunit sa likod niya ay may buitring naghihintay. Nakaredy na para lapain siya. Masakit sa mata pagmasdan ang eksenang ito. Nakakahilam. Ito ang nangyari sa Afrika noong tagutom. Yung kumuha ng picture na ito ay si Kevin Carter. Nagka-award sa Amerika ng Pulitzer Prize. Pero ayun, pagkatapos ng 3 buwan, nag-suicide. Na-depress. Sana hindi ako humantong sa ganun. Isang dosenang figura na ikinuhit ng aking kamay. Si Nene, si Itok, si Emong, si Dodoy, si Joyce, si Sudan, si Onse, si Michael, si Buknoy, si Tinay, ang magkapatid na si June at si Roselle. Ilan lamang sila sa milyon-milyong bata na nabubuhay sa walang kulay na mundo. Statistika lang naman sila palagi, di ba? Walang may kilala, walang may pakialam. Sa kariton sila nabuhay, sa kariton na rin sila maaaring mamatay. Mahirap silang titigan, mahapdi sa mata. Maging si Kristo nga mismo napayuko at napailing. Parang sabi ni Jesus, kayo naman, palagi na lamang ba ako nagbibigay? Milagro na naman ba? Parang napagod na rin yata siya. Tuwing tatapos ako ng isang obra, sinisinop at hinuhugasan ko ang aking brush. Kasama na rin marahil dito ang paghuhugas kamay ko sa mga nasaksihan ko. Kasama na din dito ang pagmamalinis ko. Sa bawat kaplak at hagod ng aking brush, naitanong ko lang sa sarili ko, anong kulay ang maaari kong ilapat sa mga mukha ng batang ito? Kaya ba ng brush kong langgasin ang galis ng lipunan ng aking ginagalawan? Kaya ba ng lapis ko maiguhit ang landas nila? Kaya ba ng malapot na pintura baguhin ang anyo ng kanilang mga tahanan? Nakakapagod din ang maging pintor. Walang direksyon. Pawarde-warde lang. Ngunit dahil sa kanila, para akong naglakbay. Para akong nakitang sarili ko sa canvas ng lipunan. Sa hapag niya, sila ang kasahan niya. Nagkakalkal sa tambakan, hindi tiyak kung mayroon